kapitbahay ko. Grabe. Grabe kayo. Grabe. Ang dami nilang binigay. Binigyan ako ng... Nagawa ko ang mga burpees, yung mountain climber with push-up. Oh my God. Ang breathing ko, guys. Ang sakit talaga sa chan. Ang weak talaga ng chan ko, ng core ko. Good morning, everyone! Welcome back to another vlog! Time to check! It's already 11:10 a.m. and hindi pa rin po ako nakakapag-workout. Hinaabangan ko na magbukas sila ng tubig kasi schedule ko for today. But anyway, guys, today is full of blessings. Grabe. Si Maxi gusto niyang pumasok, guys, kasi may na-receive kami na bigas. Parang 8 kilos ata or 10 kilos. Parang 8 kilos. Isang 3 tsaka isang 5 kilos na bigas. Tapos may pa-live sila na manok. Best na mo, problema tuloy ako dito sa buhay na manok. Inaantay ko na lang sila Roy na... Maxi! Inaantay ko na lang sila Roy na kunin yung manok para sila magkatay. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya magkatay ng ganyan. Ayan. And ang kapitbahay ko, grabe. Grabe, guys. Grabe. Ang dami nilang binigay. Binigyan ako ng... Guyabano. Uy, hindi pa siya masyadong hinog. Pero lalagay ko sa ref. Ang sarap niyo. Ang sarap niyo pag nilagyan pa ng gatas, tapos isha-shake. Tapos binigyan pa ako ng saging. Binigyan ako ng saging. Tapos sabi ko, thank you po, auntie, ganyan. Tapos yung ganyan, auntie, may tumok kayo, sabi ko, yung ginagawang banana bread. Bibili sana ako. Tapos binigyan niya ako ng tumok na kaya parang labas ko tuloy, naghanap pa ako ng iba aside from the binigay nila sa akin. Meron dito, kaso overripe na. Sabi niya, yun na nga, oh no, overripe na nga. Na ganito. My gosh, amoy banana bread. Gagawa ko ng banana bread na yung na steam. Ayan. Tapos, binigyan din. Tapos tinanong ko rin kasi, auntie, may avocado na ba kayo? Kasi nga daw, may tanim daw silang avocado. So, wala pa, pero nag-try akong mamitas. Try mo na lang pag mahinog daw to. Ito, yung avocado nila. Binigyan ako ng tatlo. Grabe. Mga kapitbahay ko, guys, mga mapagmahal. Nagluto ako, guys, ng galunggong. Ayan, pero mamaya pa ako kakain. Mag-workout muna ako. Hey, guys, about to start the workout. And today is the day 13 of the clothing challenge. Nag-expect ako apat yung workout. Tatlo lang pala. Pero mahihirap. Yung mga mahihirap talaga ang nilagay niya dito. So, this is the do this every day. Ito yung cardio. And then another abs. And then another abs again. Ayan. So, dalawang core ang magpapahirap po sa akin today. Pero, eto. Medyo kinakaya ko naman na to. Actually, medyo kinakaya ko naman na silang lahat. Pero, kailangan lang talaga ng rest in between the workouts. So, let's start na, guys, para makakain na po. You made this mess and left me with the pieces. Now, I wanna burn all the bridges between us. So, natapos ka na yung first workout. Hindi ako nag-shoes ngayon, guys. Mas okay pala pag hindi ako mag-shoes. Kasi nagagawa ko yung mga exercise ng mas maganda. Kasi kapag may shoes ako, hindi, lalo na yung burpees, as in, nagawa ko yung burpees. Oh my gosh, I can't believe myself right now. Nagawa ko yung mga burpees, yung mountain climber with push-up. Oh my God. Hindi ako makapaniwala. Kasi guys, kapag nakashoes ako, nasisira yung mat ko. Marapit nang mabutas yung mat ko, kaya... Nag-order na rin ako ng mat, kaso matagal pa siya masiship eh. Pero in fairness, parang ang gaan ng pakiramdam ko. Parang ang liksi, maliksi, yun ba yun? Yung word? Agile. Basta yung parang ang gaan-gaan ng katawan ko pag nag-jump ako, yung burpees ko, kayang-kaya ko, ganun. Para kung hindi nakadamit. Tapos kahit hindi ako naka-aircon, parang hindi ako nahahapo, hindi ako nawawalan ng hininga. So kung maganda na rin yung breathing, skills ko, yung breathing pattern ko, nalalaman ko na rin. So, magpapahinga lang ako ng mga 5 to 10 minutes and then, diretso na naman tayo sa abs, yung pang core. Oh my gosh! Ang sakit na naman noon. Hey guys!
isang workout na lang. Yung pang abs, 11. Yung basta yun. 11 line. Get that 11 line abs in 35 days. Nung na ako ng more than 1 liter na tubig, guys, mula nung paggising ko. Tutuloy-tuloyin pa natin to. Finally, guys, natapos na rin. Grabe, yung last na workout, hindi ko ma-execute lahat. Hindi ko ma-execute lahat ng nung ano maayos kasi yung sakit na ng katawan ko talaga. Yung breathing ko, guys. Ang sakit talaga sa chan, ang weak talaga ng chan ko, ng core ko. Kaya yun, ito dapat yung talagang mag-focus ako, yung ma-strengthen. Kahit hindi magka-abs, hindi ko pinapangarap. Yung maging strong lang yung core. Kasi kapag strong yung core, talaga everything will follow. Kaya gusto ko ma-strengthen tong core ko. Dati yung mga workout na ganito, easy na lang sa akin. Pero dahil nga nagsisimula na naman ulit, yun yung sinasabi na plateau. Yung tumigil ka ng mahabang time. And then babalik ka, parang magiging beginner ka na naman. So, yun lang. Pero gutom na ako, guys. Kakain na rin ako. Kakainin ko yung galunggong na fried. Tsaka magbuboil na lang ako ng okra. Para medyo mabigat sa chan. Hey guys, time check. It's already 4:35 PM and nakabili na ako, guys, ng chicken. Ito, guys, yung chicken na pagkain ng mga dogs. Kasi yung mga dogs nag-iinarte na. So, 3 kilo tong binili ko and 70 pesos na yung per kilo. Pero dun kila Mac, 3 for 100 lang sana to. Kaso, wala tayong magagawa. Lockdown, walang magsusundo kasi from checkpoint. Kaya, yan, nagpa-deliver na lang ako dito sa bahay. 70 per kilo, so 210 itong 3 kilo. Eh, doon sa kanila, 3 kilo, 100 lang. But anyway, okay lang para sa mga dogs. Ito na, guys, yung chicken adobo ng mga dogs. Ayan, pinapalamig ko na lang bago ko i-ref. Tapos, nagluto din ako ng boiled na saging na saba. Babaunin ko na lang sa hospital para may pagkain kami mamayang night shift. Hey guys! So, nagpre-prepare na po ako papuntang duty. Mag-skincare lang ako and then I'll go na. Buwang di pa pala ako nagsusuklay. But anyway, I'm gonna use the Skin Magical. Update, guys, is, di ba ngayon yung second night na ginamit ko siya? Yung binabad ko yung sabon, guys, parang mga 2 minutes siguro. Basta more than a minute. Umapding na siya. So, yun. Umapding na rin siya. Pero, tolerable pa naman. Kaya ko pa naman. Ewan ko ba't kayo laging tinutubuan tong ganito ko? O kaya dito ko? Toothpaste kaya? Ito, rejuvenating lang itong nilalagay ko, guys. The Lord is a lamp to my feet and a light unto my path. So, ayan, guys, yung babaunin ko, yung nilaga na saging. Tapos, nagbaon ako ng yung nandito sa bedside ko na cranberry, dried cranberry, ayan. Para may nguyain habang nagaantay sa duty. Ayan. Let's go na, guys. So, that's it for this vlog, guys. Hindi ko alam kung anong nangyari na dito sa vlog na to. Ang dami ko kasing ginawa dito sa bahay na hindi na ako nakapag-vlog. So, yun lang po. And day 13 na. Tomorrow will be day 14 of the Chloe thing. Kaso, sinasabi ko na hindi ko gagawin bukas. So, Sunday will be the day 14 na lang nung ano natin, nung Chloe thing. Yung pinaka-last. And then, yun na din yung may before and after ako. Pero, papakita ko na lang yung before and after ko. After na ng vlog ng lahat ng to. So, yun lang, guys. Thank you so much, guys, for watching. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. And of course, i-follow mo na rin ako sa aking Facebook and Instagram with the name Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Ito, measurement ko lang siya last week. After ng first week ng Chloe Ting Challenge. So, yung tummy ko is 35.5. Yung left arm ko is 11.5 inches to, ha. And then, yung right arm ko is 12. So, tatry, i-measure natin ngayon kung may improvement. Kasi, di ba, ngayon na yung last ng Chloe Ting. Bye!
Tawa, kinakabahan ako. Oh my gosh! Is this for real? Yung left arm ko. May pagte-take note talaga ang madam.